ayon po sa Independent Research Group na OCTA-DOBLING, nakakahawa ang kasalukuyang pagtaas ng mga kaso ng COVID sa NCR kaysa sa mga nangyaring Delta surge noong Hulyo hanggang Oktubre noong 2021. Ang reproduction number sa mga previous surges umabot lamang po sa 2.1 kumpara sa kasalukuyang reproduction rate na 4.78. Ang infection rate mas mataas din dahil sa isang positibong individual kayang makahawa po ng 5. Kaugnay may po niyan, kamustahin naman natin isa sa mga ospital dito sa Quezon City sa East Avenue Medical Center. Makakausap po natin si Dr. Sito Nunez, ang chief ng East Avenue Medical Center. Dr. Sito, magandang morning po and welcome back to SACTO. Kumusta ho kayo? Magandang umaga sa inyo, Johnson, and sa lahat ng iyong tagapakinig, pati kay Miss Amy and kay John. Magandang umaga po. Opo, si Tito Jeff Canoy po. Opo, Dr. Sito, kumusta ang mga admission natin ng COVID cases? May pagtaas na rin po ba nitong makalipas ang holiday season po natin? Tumaas actually yung mga inpatient na COVID-related cases. Nung pumasok yung first week and second week ng December, ang total admission namin ng COVID-related patients ay nasa 80 hanggang 90. Ngayon, as of June 3, 4 p.m., ang total COVID-related patients namin na admitted ay 174. Malaking observation namin yung mga COVID-confirmed cases. Dati kasi last December 28, iisa lang yung COVID-confirmed case namin. Pero as of January 3, 4 p.m. yesterday, meron na kaming 16 na COVID-confirmed cases na naka-admit sa East Avenue Medical Center. So, masasabi namin na talagang tumaas ang number of cases ng COVID-confirmed and COVID-related patients. Yung pong confirmed na 16 lamang, the rest po ay for confirmation pa. Ganun po ba, Dr. Sito? Yung iba ay suspect and probable. Nilelabel namin ito na suspect habang hinihintay pa yung mga test results. Madami ito. Okay. Ito yung majority ng mga patients namin kasi ito yung mga, kadalasan ito yung mga buntis na walang mga test at yung iba pang mga pasyente na wala pang test. Yung probable, ito yung pangalawa na pinakamarami. Ito yung mga nag-undergo ng testing at nag-negative pero meron silang mga signs and symptoms ng COVID, so hindi namin kayang ihalo o ilagay sa mga non-COVID areas at nandun sila sa COVID area pa rin. So we consider them as COVID patients pa rin. Opo. Dok, si ito yung 16 na confirmed COVID cases po ninyo dyan, mga mild, moderate, or severe cases po ng COVID? Mostly ito ay moderate and severe. Hindi po kami nag-admit ng mild cases at yung mga mild cases po ay and asymptomatic ay nare-refer namin sa mga isolation and quarantine facility ng LGU at ng DOH at ng gobyerno. Opo. Doc, ito anong age bracket po nitong mga COVID cases po ninyo ngayon? Sa ngayon, nakikita namin yung mga age bracket ito nasa mga 40 to 55 years old. Ang pinakamatanda namin sa ngayon ay 72 years old. At ang pinakabata namin is around 30 to 35 years old. Opo. May datos ba tayo, Dok Sito, kung itong mga nagpositibo sa COVID ay vaccinated na o mga unvaccinated pa rin? Meron kaming initial datos sa mga confirmed cases namin. 14 dun sa mga confirmed na 16 ay unvaccinated. Ito yung nakikita namin na initial na datos, at least para dun sa mga COVID-confirmed cases namin. Inaaral pa namin yung aming mga probable and suspect cases, pero ang initial data namin dun sa mga probable and suspect cases, mukhang 50-50, 50% yung unvaccinated and 50% yung vaccinated. Opo. Alam ba natin, Dok Sito, ngayon kung dun sa 16 na confirmed COVID cases po ninyo ay merong Omicron variant or Delta variant? Yung East Avenue Medical Center, Johnson, wala kaming kakayahan para tukuyin yung Omicron or other variants for that matter. Kasi wala pa kaming gene sequencing facility at yung aming public health unit, tinitignan yung mga profile ng mga pasyente at sinasubmit namin ito sa DOH
para sila ang magtukoy o sila ang mag-determine kung sino sa kanila ang kailangan ni genome sequencing. Opo, para lumalabas ngayon, Doc, ito na it doesn't matter kung Delta or Omicron variant po ang inahandal ninyong COVID case, ano po? Sa amin kasi, as far as East Avenue Medical, East Avenue Medical Center is concerned, and I think all facilities, basta ikaw ay COVID, maging kahit anong variant ka pa, iisa lang po ang treatment and management plan para sa kanyang lahat. Yan. Dati ho, nung medyo ika nga bumaba ang COVID cases po natin at admission, yung mga dating COVID wards po ninyo ay ginawa na, binalik pa dun sa normal na kwarto para sa ibang mga non-COVID patients. Ngayon ho, kumusta po sila? Totoo yun. Yes, totoo yun, Johnson. Nung bumaba yung mga kaso ng COVID cases, nireposition namin yung ibang mga COVID wards for non-COVID patients kasi ito naman yung dumadami. In fact, nung bumababa yung kaso noong November until first week, second week ng December, meron kaming dalawang general ward na kinonvert namin into non-COVID at yung isang ICU area namin from COVID, kinonvert rin namin sa non-COVID. And ngayon, tumataas na siya ulit. So, nagsistrategize kami mag-step up, i-implement na namin yung aming step-up plan para makakope dito sa surge na nangyayari sa mga COVID-19 patients. Opo. Doc Sito, kumusta naman ang ating mga healthcare workers? Yung mga nagkaka-COVID pa rin po ba? Okay. As of January 3, 4 p.m. din, Johnson, meron lang kaming limang healthcare workers na confirmed COVID-19 positive. Sila ay lahat ay mild to asymptomatic at lahat sila ay doing well base sa aming monitoring at lahat sila ay naka-home quarantine. Inaasahan namin ang kanilang paggaling maybe in the next 7 to 10 days. However, meron kami inoobserbahan ng mga 8 to 10 healthcare workers that develop signs and symptoms and pinag-isolate muna namin sila, pinagpapahinga muna namin sila until lumabas yung mga test nila na ginawa para sa kanila. Also, yung aming mga health workers are scheduled for mass testing. So, tingnan natin the next 2 weeks kung ano yung resulta at sana hindi na ito tataas kagaya dati ng mga dalawang surges last year. Opo. Doc Sito, yung bang ating mga healthcare workers ay 100% na fully vaccinated, na ilang porsyento na ho ang nakapagpa-booster shot? Meron kaming fully vaccinated na East Avenue Medical Center healthcare workers na 95% to 96%. So may maliit na lang na porsyento na hindi pa na-vaccinate. Ang dahilan nito ay una, may mga buntis kaming mga healthcare workers na hindi talaga mapavaccinate. Pero rin kaming mga healthcare workers na may comorbidities na hindi pinapayagan ng kanilang attending physician. And last, sad to say, Johnson, meron din mga mangilan-ngilan na ayaw talaga magpaksina. Kaya ito po, nag-reach out pa rin kami, Johnson, sa kanila. Opo. Nag-reach out kami, kinukonvince namin sila at nagpapakita kami ng datos. And available na ang sari-saring baksina sa hospital para kung anong pipiliin nila. We are more than willing to give them the vaccine. Pero kahit pa paano, mataas na yung 95 to 96% na vaccination rate po ninyo. Yung nagpa-booster shot po, kumusta po? Yung booster shot, nakakalahati, more than half na kami sa mga booster shots. And nagpapatuloy, nag-umpisa ulit itong week na to nung last New Year's weekend kasi pinigil muna namin para makapagpahinga yung team. Pero mag-uumpisa ulit yung booster shots and other vaccine today actually at magpapatuloy ito sa mga susunod na linggo. Opo, panghuli na lamang, Doc Sito. Ngayon po na kung bagay maraming nagkakasipon, nagkakaubo, pero ang pag-asa nila ay baka non-COVID po naman ito. Paano ang pag-handle ng East Avenue Medical Center po sa non-COVID patients saka sa COVID patients gayong tumataas pareho ang bilang ng mga nagpapakonsulta? Tinitignan namin na mabuti yung sitwasyon, yung mga datos na nakikita at nire-report sa Department of Health, pati yung nangyayari sa community. Pati na rin yung datos namin, Johnson, like yung
yung aming positivity rate sa East Avenue Medical Center based on our testing, umakyat ito sa 1.7, ngayon naging 10.4. So, tumaas talaga. And dahil doon, kahit ikaw ay may simpleng ubusipon, yung suspicion o ikaw ay nililabel na suspect agad, nakahiwalay ka na sa isang area. Sa emergency room kasi we have two areas, isa para sa COVID, isa para sa non-COVID. Pero yun nga, kung based on our risk-based analysis or risk-based evaluation, kung wala ka naman signs and symptoms, kung okay naman yung x-ray mo, ikaw ay ilalagay doon sa non-COVID area. Yes. Pahabol lang ho, Doc Sito, nitong pagpapalit ng bagong taon, isang East Avenue sa malimit na pinagdadalhan ng mga naputukan. Kumusta ho ang figures ng mga naputukan sa pagpapalit ng taon, Doc Sito? Nung 12 midnight hanggang 2 p.m., nung nagpalit ng bagong taon, naka-experience lang kami ng dalawang naputukan. Pareho ito nung na-experience namin last year. Last year kasi dalawa rin yung na-handle namin during the New Year's Eve. Pero as of yesterday, naka-total all-in-all apat yung naputukan na na-handle namin. Kasi yung reporting ng DOH is from December 21 hanggang January 5. So hanggang bukas pa ang bantay namin at reporting and surveillance para sa mga naputukan. Wala po namang biktima ng stray bullet pa. Meron kaming iniimbestigahan ngayon, stray bullet daw, pero we are having the police handle this. May isa kasing tinamaan sa hita, pero hindi maliwanag kung totoong stray bullet. Ni-report na namin dito sa police and we are still waiting the results of the investigation. All right. Doc Sito, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga ho and Happy New Year. Ingat po kayo. Magandang umaga din sa iyo, Johnson. Happy New Year din sa iyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Thank you po si Dr. Sito Nunez, ang chief ng East Avenue Medical Center. Salamat po.